everyone, and welcome to another episode of Dear Bro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagiging isang suwail o alibugang anak. Bilang isang anak, dapat ba tayong makipagmatigasan sa ating mga magulang? Tunghayan po natin ang kwento ni Mike dito sa Dear Bro. Dear Bro, just call me Mike, and I want to share my story to your viewers and subscribers. Lumaki ako sa probinsya, bro. I am the second among three siblings. My parents own the business, and I could say that even though we are not rich, they can support us with our needs. They really are hardworking parents, bro. When I graduated from high school, I went to Manila to pursue my college education. I was able also to find a boarding house somewhere in Sampaloc. That was my first time to live an independent life. My eldest sister naman just stayed in the province because she wanted to be with our parents, and since her course was also available in one of the universities there. I just want to experience living in Manila. That was why I insisted to enroll in one of the universities somewhere in Manila. I promised my parents to be a good boy while studying. It was quite a challenge for me to live alone. As I have promised, naging seryoso ako at masipag naman ako sa pag-aaral, bro. Nakikinatuwa naman ng mga parents ko. But things have changed during my third year in college noong mapabarkada ako, bro. Dahil sa bad influence ng barkada, ay natuto akong mag-cutting classes. At minsan naman ay talagang hindi na ako pumapasok sa school. Madalas kong kasama ang mga barkada ko, hanggang sa nalulung ako sa bisyo na lingid sa kaalaman ng mga parents ko. Dumalas ang hindi ko pagpasok sa school, kaya bumagsak ako sa mga subjects ko. Patuloy naman sa pagpapadala ng aking allowance sa mga parents ko, not knowing na hindi na pala ako pumapasok, bro. Nagpatuloy ako sa aking mga bisyo dahil parang hinahanap-hanap na ito ng aking katawan. Sa tuwing kakamustahin ako ng aking parents, ay lagi kong sinasabi na okay lang. Kahit ang totoo ay hindi na ako pumapasok sa school. Ngunit isang araw ay bigla silang lumuwas ng Maynila, and they found out what I was doing. Sinermonan nila ako ng todo, bro, at sinumbatan ang paghihirap nila para sa pag-aaral ko. Hindi ko alam, bro, pero nasagot ko sila ng pabalang at pasigaw. Lalo na nang sabihin nila sa akin na iuuwi na nila ako sa probinsya at doon na ako mag-aaral. Wala akong choice, bro, kundi sumama sa kanila dahil pinutol na nila ang allowance ko. Ngunit pagdating sa probinsya, ay tinamad na akong mag-aaral. Mas ginusto ko na lang na maging tambay, kaya araw-araw nila akong sinisermonan at sinasabihan na walang mangyayari sa buhay ko. Ewan ko ba, bro, pero nahiya na akong mag-aral mula nang malaman ng mga taga-amin ang pinaggagawa ko sa Maynila. Isang araw ay sinermonan na naman nila ako. At hindi na nga ako nakapagpigil, kaya nakipagsigawan ako sa mother ko. Sa galit ng father ko sa akin ay pinalayas niya ako, bro. Umalis ako sa bahay dahil galit ako sa mga parents ko. Nagpakalayo-layo ako, bro, at nakipagmatigasan sa kanila. Nitawag hindi ko ginagawa sa kanila dahil nasaktan ako noong pinalayas nila ako. Kung kani-kaninong kaibigan ako nakitira dahil sa ginawa nila. Sinabi ko sa sarili ko na mabubuhay ako kahit na itinakwil na nila ako. Kaya mula nang umalis ako sa amin ay hindi na ako bumalik pa. Isang kakilala ko naman ang nagsabi sa akin na hinahanap daw ako ng parents ko, pero sinabi ko sa kanya na huwag sasabihin kung nasaan ako. Ayaw ko silang makita, bro.
Malakas ang loob ko noon kahit papaano dahil may tumulong sa aking kaibigan na makapagtrabaho. Pagkalipas ng isang taon ay may natanggap akong text mula sa isang kakilala ko sa amin. Sinabi niyang nabangga raw ang sinasakyan ng father ko at hindi na ito umabot ng buhay sa ospital. Nasyak ako, bro. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at namalayan ko na lang na umiyak na pala ako. Bigla akong nalungkot, bro, lalo noong maalala ko na hinahanap nila ako. Doon ko naramdaman na mahal ko pala si Papa. Gusto kong umuwi dahil alam kong kailangan ako ni Mama at ng mga kapatid ko. Inabot pa ng 3 araw bago ako napauwi sa amin. Habang papalapit ako sa aming bahay, ay hindi ko mapigilan ang pag-iyak, bro. Ang bigat sa dibdib na namatay yung Papa ko na hindi kami nakakapag-usap at nagkakabati. Pagdating ko sa bahay ay nagtitinginan ang mga nakikiramay sa akin habang pumapasok ako ng gate. Pagpasok ko ng bahay ay mas lalo akong nagimbal, bro, dahil 2 kabaong ang nandun. Tinakbo ko at tiningnan ang mga nasa kabaong at nakita ko sina Papa at Mama ang naroon. Takang-taka ako, bro. Panaytanong ko ng bakit nang paulit-ulit habang umiiyak ako. Sumisigaw ng patawad pa, patawad ma. Niyakap ako ng mga kapatid ko, bro. Doon ko nalaman na inatake pala si Mama noong malaman ang nangyari kay Papa. Ang sakit-sakit, bro. Naging ulila ako sa isang iglap. Doon ko naramdaman na mahal ko pala sila. Panay sabi ko ng I love you sa kanila pero alam kong hindi na nila ito maririnig. Labis-labis ang pagsisisi ko sa ginawa kong pakikipagmatigasan sa kanila, bro. Napakasama ko palang anak na tinikis ko ang aking mga magulang. Wala na ang mga magulang ko, bro. Pagkatapos ng libing ay ako na muna nag-asikaso ng negosyong iniwan nila. Ipinagpatuloy ko na rin ang pag-aaral ko bilang pagtupad sa mga pangarap ng mga parents ko sa akin hanggang sa makapagtapos ako sa kolehiyo. Kami na rin ang ate ko ang nagmamanage ng aming family business at nag-aaral naman sa kolehiyo ang bunso kong kapatid. Sa aking pag-iisa ay nandoon lagi ang kulang sa pagkatao ko, bro. Ang mga magulang kong lumisan sa mundo na hindi man lang kami nagkausap at nagkabati. Ang sakit-sakit, bro. Miss na miss ko na sila pero wala na akong magagawa. Hindi ko na maibabalik pa ang lahat kaya sinikap ko na lang na ayusin ang buhay ko para sa kanila. Hanggang dito na lang, bro, at maraming salamat sa pagbasa mo ng sulat ko. Lubos na gumagalang, Mike. Salamat for sharing your story. First of all, walang magulang na gugustuhing mapariwara ang kanilang mga anak. Kung mayroon mang mga magulang na naging dahilan ng pagkasira ng buhay ng kanilang mga anak, ay maliit lang ang silang porsyento kung ikukumpara sa mga magulang na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin sa kanilang mga anak. Sobrang mahal ka ng mga magulang mo kaya itinutuwid ka nila sa pagkakaligaw mo ng landas. Ngunit bilang anak na nasa edad ng kapusukan, ay iba ang naging interpretasyon mo sa ginagawa nilang pag-abay sa'yo.
nakalimitang nangyayari kapag nagkakaisip na tayo dahil ang akala natin ay tama na lahat ng ating ginagawa. Ngunit lagi nating tatandaan na mas nauna sa atin ang ating mga magulang, kaya mas malawak ang kanilang karanasan. It's just so sad na kailangan muna nilang mawala sa buhay mo before you realize their worth as parents. Pagkawala na hindi na kailanman, may babalik pa. As a father, naiintindihan ko ang naramdaman ng parents mo noong makita ka nila na naliligaw ng landas, kaya sinikap nila na may layo ka rito at may tuwid ka sa naging pagkakamali mo. Yun nga lang, hindi mo yun naiintindihan, kaya nagtanim ka ng galit sa kanila. Ang anak ay kayang tiisin ng kanilang mga magulang, pero walang magulang na kayang tiisin ang kanilang mga anak. Kaya hinanap kanila noon. Noong mawala sila, ay doon mo lang naramdaman ang kanilang halaga. Saan man sila naroon ngayon, ay alam kong magiging masaya sila sa pagbabago mo, dahil yun naman talaga ang gusto nilang mangyari sa'yo. Yung longing na nararamdaman mo sa kanila ay normal yon, dahil magulang mo sila. Yun nga lang, ang longing na yan ay may kasamang regrets dahil sa mga nangyari. Mike, kailangan mo ring patawarin ang sarili mo para makapag-move on ka na ng tuluyan. At upang ang magagandang alaala na lamang nila ang maghari sa puso mo. Kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya at naging magulang ka na rin, ay doon mo lang maiintindihan ang pagmamahal ng isang magulang. Kaya sa inyong lahat na makapanood nito, bata man o matanda, mahalin natin ang ating mga magulang at gumawa tayo ng maraming masasayang alaala na kasama sila. Dahil kapag nawala sila sa buhay natin, ay patuloy nating hanap-hanapin ang presence nila, pero kailanman ay hindi na mangyayari pa. At mabubuhay na lamang tayo sa kanilang mga alaala. Mas maganda sa pakiramdam na marami tayong masayang alaala na nabuo na kasama sila. Dahil kapag nawala man sila sa buhay natin, ang hatid nito ay saya at hindi lungkot tuwing maalala natin sila. At sa lahat ng mga anak, lagi niyong tatandaan na to understand your parents' love, you must raise children yourself. See you all again next time for another episode of Dear Bro. At kung meron kayong message na gusto iparating kay Mike, ay mag-comment lang kayo sa ibaba nitong video. And you can send your own story to the email address that you see on your screen. And please don't forget to like and subscribe to Reika TV and hit the notification bell para updated kayo palagi sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat at hanggang sa muli.